Hey guys, welcome back to our channel. So ngayon guys, ito na yung naiwan natin ng part 1. Bali, ang gagawin natin, continuation lang dun sa stop start natin, which is, this time, may ano na tayo. Iko-connect na natin yung mga pilot devices natin, pati yung buzzer. So, and guys, bali ang part 3 natin nito, ipapakita ko sa inyo, makikita niyo sa screen. So, yan yung part 3 natin, which is my smart wifi switch na. So, bali, ang mangyayari, pwede mo lang i-sabihin na, hey Google, turn on the motor. So, automatic na mag-on yung motor. Hindi mo lang, wala ka na kailangan pipindutin. Sasabihin mo na lang na turn on the motor, gagana na yun. So, yun yung magiging part 3 natin. So, ngayon, continue na tayo sa connection natin. So, itong sa ladder diagram na to guys, ito yung naiwan natin. So, natapos na natin to. By the way, may nagtatanong sa akin, hindi ko raw sinasabi kung normally close or normally open. So, dito guys, makikita nyo na lang. Before naman ako magwa-wiring, tinuturo ko sa inyo kung alin yung i-connect natin. So, pag ganito po, ito yung normally close. Tapos, pag normally open naman, itong ganito na sign. Kasi pag, minsan kasi, doble na kasi pag sinasabi ko pa yung number, tapos sinasabi ko pa yung normally close ba or normally open. So, dito sa diagram natin, makikita nyo na kung normally close or normally open. Ito yung normally close guys, and ito yung normally open. So, bali, dito na tayo sa green. So, number 53, line 1 muna tayo guys. Line 1, ito yung line 1 natin. Tulong yung line 1 natin, tapos papunta tayo sa number 53 ng contactor. So, ito yon 53, tapos 54 papunta sa X1 ng start. So, 54 tapos ito yung X1 ng pilot light natin na green. Tapos sa X2 papunta doon sa line 2. X2. So guys, nandito na tayo sa X2 ng pilot light natin na green. So, kung titingnan natin dito sa diagram natin, medyo mahirapan tayo kasi nandito sa contact mismo ng overload natin ikakabit tong dalawa. Plus, yung A2 pa. So, ang mangyayari, babaguhin ko yung linya guys. Yung nandito, yung sa A2, yung nanggaling mismo ng 96, tatanggalin ko muna. Tapos ililipat ko dito sa line 2. Yan. So mapapansin nyo dito guys, may mga jumper na ako dito. May mga jumper na. Ito yung galing ng overload. So ito guys, rekta lang to dun sa line 2. So ito yung papunta dun sa overload, dumaan ng overload. Tapos itong linya na to magkahiwalay. So dito natin ilalagay yung mga ilaw natin. So ito yung galing ng overload, tapos lalagyan lang uli natin ng supply si A2 natin kasi tinanggal natin kanina, ibabalik lang natin. So ito yung A2 natin. Yan. Bali next video ko na lang guys, ayusin yung diagram niya yun para hindi tayo malito. So dito na tayo sa X2 guys, ng ilaw.
Yan, tapos papunta sa line 2 natin na nanggaling na sa overload. So yan guys, natapos na natin yung pilot light natin na kulay green. So dito naman tayo sa stop or yung kulay red natin. So galing ng line 1, nandito yung line 1 natin. Papunta dun sa normally close natin ng contactor, which is yung number 61. So ito yun. Yan. Tapos 62 papunta dun sa X1 ng red. Yung 62. Papunta sa X1 ng kulay red. Yan. So ngayon guys, yung X2 natin ng kulay red, connected din siya sa X2 ng start. So nandito yung X2 ng red, magja-jumper na lang ako papunta dito sa X2 ng green. So parang malapit lang yung pagkuhan natin. Ja-jumper na lang natin. So yan. Next natin gagawin is yung line 1. Line 1. Papunta ng 98 ng overload, which is yan yung normally open. Ito yun guys, 98. Tapos 97. Nandito tayo, makikita natin dito sa diagram natin. 97 papunta sa X1 ng buzzer natin. So ito yung buzzer natin guys. Yan. Tapos yung X2 natin ng buzzer papunta dun sa X1 ng pilot light na natin na yellow. So yan, ito yung sa yellow natin na pilot light, kakabit natin. Yun. Tapos yung X2 natin, X2 ng pilot light at saka yung sa buzzer natin, hindi siya, kailangan hindi siya dadaan ng overload kasi siya ang iilaw, kasi kung idaan natin sa overload mamatay din siya. So dito na natin ikakabit guys, ipapatong ko na lang dito dun sa rekta. So nakabit na natin. So yun guys, nakabit na natin yung sa buzzer natin at saka yung sa yellow light natin, pilot light natin. So ngayon, next siguro guys, separate gagawa ko ng video, separate kung paano mag-set ng full load amperes nitong overload natin. Kung alin ba dapat, paano ba mag-set nito, ano bang pagbabasehan ng pag-set ng trip natin dito, trip set ng overload natin. Medyo ano pa lang ngayon guys, wala akong motor na may nameplate. So maghahanap ako ng nameplate ng motor para ma-set natin kung ilang ba yung trip set niya. So ipapakita ko sa inyo doon. So ngayon kasi naghahanap pa ako ng nameplate. So bale, next video ko na lang yun guys.
Tapos yun, na-inkabit na natin nuts. So ngayon, ang gagawin natin, papaganahin na natin guys. Start ay on lang natin yung breaker. Yun, nakailaw na yung red natin, which is naka-stop yung motor. Start natin yung button natin. So, umiikot na yung motor natin. Forward, tapos stop natin. Yan, nag-stop din yung motor natin. So, start natin uli. Tapos, i-trip natin gamit yung overload kung tingnan natin kung gumagana. So, yan. Nag-a-alarm na yung buzzer natin. Nag-blink na yung buzzer natin. At saka naka-ilaw na yung fault indicator natin or fault pilot light natin. So, yan. Hindi mo siya ma-on, hindi mo siya ma-off. Kailangan i-reset muna dito para mag pwede mo na siya i-on ulit. So, pag gano'n nangyari sa motor nyo guys, huwag nyo kalimutan na i-double check nyo yung motor, yung connection ng motor, visual inspection at saka yung siguro mga continuity test na lang para ma-sure nyo kung talagang walang problema yung motor. Kung walang problema yung motor, i-reset nyo na lang yung overload nyo. So yun, so kanina na ipakita ko na sa inyo yung possible part 3 natin, which is may kasama na siyang smart wifi switch, which is ang ginagawa ko guys, halimbawa ganito, sasabihin ko lang, hey Google, turn on the motor. So automatic na si Google ang mag-on ng motor. So wala ka nang pipindutin pa, kundi sasabihin mo na lang sa cellphone mo. Halimbawa naka-standby yung cellphone mo, sabihin mo sa kahit saan ka guys, kahit saan, basta may internet ka, sasabihin mo, hey Google, turn on the motor. So, automatic na mag-turn on yung motor mo. So, yun guys. Magandang topic yun guys. Huwag yung abangan nyo yun. Magandang topic yun. So, parang ano na yun, ang nangyayari doon, automation na. So, parang nangyayari, high-tech na tayo ngayon. So, ginagamit natin voice command na, tsaka gumagamit na tayo ng internet para kontrolin yung isang motor, ilaw, appliances. So, yan na yung uso ngayon. So, kaya ina-apply ko din dito sa atin. Para ma-share ko sa inyo kung ano bang kagandahan ng high-tech na ano na ngayon, mga devices. So, yun lang guys. And this is Jun Aux TV. See you in the next video.